Ito po ay na-marinate ko na siya overnight. Ito ay 1.5 kilo na chicken. May flour na siya, cornstarch. Bakit may flour, cornstarch? Meron siyang paprika, pepper, salt, chicken powder, garlic powder, onion powder, at yun lang. Tapos, calamansi and zest. Tinanggal ko na siya sa ref at make it sure na hindi na siya malamig bago natin ito pirutuhin. At habang tayo ay naghihintay na mag room temperature ang ating chicken, ay ipiprepare mo muna natin ang ating chicken breadings. Okay, dito guys, pagkasama-samahin natin yung mga dry ingredients ng ating 4 bread mixture. Cornstarch, punong paprika, pepper, mga 1 teaspoon din. 2 teaspoon ng chicken powder, ang ating garlic powder, onion powder, 1 teaspoon din. And ito lang kasimple. So, dito guys, kukuha lang tayo ng 1 cup ng chicken breadings or mixture at itatransfer natin sa another bowl. Dinagdagan ko ng tubig para sa pangkunti natin mamaya. Masagot natin. Masagot mo kanyang? Flush, lagi din. Yan po, nagugas ako ng kamay kasi medyo kumakapal-kapal na yung breadings din sa kamay ko at kumakapit doon yung ano, yung ating breadings. Yan. Okay, habang ginagawa ko ito, nagpapainit ako ng ating oil over low heat lang. Mga 30 minutes. Ayan. Pwede na siya. Ito guys, napainit na natin ito ng mga siguro habang tayo ay gumagawa o nagkukot ng ating chicken. In low heat lang. Tapos mamaya, kapag pinipirito na natin ito, ay lalaksan na natin apoy to medium heat. Kasi para maluto lang yung loob nito. So tingnan natin kung pwede na. Ayan. Again, ito po ay low heat lang. Lutuin natin up to 30 minutes. Oh. Wow. And this is our fried whole chicken. Ang sikreto na crispy, na super crispy. Wow.
tunay loob.